Pero may siguro din sa amin na maaaring gamitin ito sa indirect question, for example, kung ano, kung sino mga ganyan mga instructions po. Actually naman ay yung kung nasa pre-question questionnaires as a simulative na discrete ang pala nila. For example, kung ano ang kama, siya rin ang anak, mga ganyan mga instructions po. Ang sumunod naman ay yung kay chapter and planets na in-equation, mga equational instructions. So, ang focus mo yung study nito ay pagkakontrast po sa mga traditional na conditional. For example, yung po yung mga P then Q conditionals. Tapos yung mga non-prototypical na conditionals na hindi madalas na i-describe ng Tagalog literature sa ngayon. So, para malaman natin kung ano yung mga nakaibang conditional, kailangan muna natin malaman kung ano yung normal. Ang sinasabi ni Dan Sige and Switzer na yung the prototypical conditional has mental space structures such as prediction, na na-discuss na po kahapon. Tapos alternativity, na central sa meaning ng common or prototypical conditional. Ito yung mga madalas ang na-experience sa ibang literature as if P, then Q conditional. So, ano ba? May naisip ko ba kayo si P conditional na, ano ba, kung slam, tap, ganito. Ang pwede mo example, para pwede mo sa ito na or wala. Kung pupunta ka, pupunta ako. So, parang ito daw po yung mangyayari yun. Kung pasensya na mo sa sulat. P and Q. Q. Pag sila pupunta ka, ay kung pupunta ka, pinipilit mo na ay kung pupunta yung kausap mo, pinipilit mo na pupunta ka rin. Pero, ang sinasabi mo yun nga, sa mental space ng alternative, kinoconsider mo yung opposite na mangyayari. Na hindi, kung pupunta ka, yun yung B. Ang prediction mo, pupunta rin ako. Pero, sa alternative, pag, yun nga, pag napansin na yung alternative, if not B, then not Q. So, ang pag nagbasa tayo ng isang conditional sentence, kinoconsider natin na kung hindi, may ba, sinabi mo yun, kung pumunta ka, pumunta ako. Parang pumasok sa isip mo na kung hindi ka pumunta, hindi ka pumunta. So yun yung, ano yun po, alter by conditional. Matitin sa isip mo mamaya kung bakit parang negation lang yung pwedeng masabi yun na single conditional. So yun yung sinasabi nila na application ng mental spaces sa mental spaces theory sa conditionals. Kasi nga, ginagamit yung mental spaces theory to imagine alternatives. Tapos ginagamit nga po ito sa, tawag ito, from daily lives. For example, yun nga, kung pupunta ka, pupunta ako. If, hanggang doon sa mga ginagawa ng mga policy makers, for example, yung sila, sinabi ni Selena na isip ko yung ito, kung may mouth sa marami, mag-indigay ako ba? So, parang mga ganun. So, kung yun, ganun natin na yung ano lang, conditionals. So, ito yung examples na binigay ni Dan Sige and Switzer sa English. If it rains, then cancel the movie. And ito yung parang pinapropose niya na structure na pinakinawa niya. So, ito yung example is, hero is offered yung something na kaya. Pero, ang kinukonsider ng tao doon is yung reverse na mangyayari. Yun po yung parang concept ng alternative is isang predicative na conditional. Tapos, may mga na-describe din po sila ng non-prototypical conditional. Yung speech act conditional is ginagamit natin yung if B, sasabihin ko yung speech act. For example, mag-offer ka ng something. Pag na-condition ng P, mag-offer ka ng something. Sunod po yung step is semi-conditional. On the condition ng P, on the if ganito, ito yung mangyayari. So parang ginagamit yung premise yung P in order to predict Q. Hindi lang po siya parang pinipredict mo yung Q on the basis of P. So that is yung mental linguistic conditional na imbis na nagpapakaya ka ng yun nga, alternative na events, nagpapakaya ka ng alternative ways to use a language. For example, yung ginamit nila yung example is if he can be called my wife, kasi parang nag-rabat yung speaker dun sa corpus nila.
Kasi notice yung metaphorical conditional, yung paggamit ng metaphors in order to convey two unrelated things, gamit yung conditional. Tapos yung metaspatial conditionals na pinaka-complex na dinidescribe nila kasi kailangan mo na mag-set up ng context before mo magamit yung ibang conditional. Para mas malinaw, magkakaroon tayo sa Tagalog. For example, ito po, kinuha din po siya sa corpus. Mamimili ka, ako na boyfriend mo o kaibigan mo si Tommy. Kung siya ang pipiliin mo, hindi na kita gagawin malalim kailanman. Pero kung ako ang pipiliin mo, kailangan tutulin mo na ang masyadong pakipaglapit sa kanya. So, ito po is parang yun nga, nagsasabi na naman na condition ng P, ang yun, ito ang pinipili kong mangyayari. Pero, bakit kailangan niyo pang-related?